Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Sa nakalipas na panahon, hindi kaila sa atin na maraming buhay ang naibuwis dahil sa kasamaan ng mga terorista. Sa ngayon, seryoso ang kampanya ng pamahalaan upang labanan ang terorismo. Kaya't makiisa tayo dito dahil kapag ang bansa ay mapayapa, kaunlaran ay ating matatamasa. Ito ang DWWD 1134 kHz. Tatroa Radio. Iba tayo. Mga katropa, magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa ating special edition ng ang inyong Armed Forces. Ako po ang inyong lingkod, Belle Asaten. Masaya po akong makasama kayo ngayong Sabado ng umaga. Mga katropa, ngayong araw nito, ang ating special edition ay magkakaroon po tayo ng pagtutok sa nagaganap po naman o ating pong sa kasalukuyan ay nararanasang bagyong ompong dito po sa ating bansa. At alam natin na marami po ang mga lugar na apektado dito. In fact, even Metro Manila ay kagabi pa po talagang nakakaranas ng pag-ulan at ang siguro mas matindi ay yung pong hangin dahil ngayong mga panahong ito. In fact, coming here sa studio ay naranasan po namin yung paghampas talaga ng napakalakas na hangin. Ano po? At maging dito po sa aming compound, dito sa Pibaw compound, ano po, sa loob ng Camp Aguinaldo, ay talagang mga katropa yung ang paghagupit no ng hangin ay napakatindi. Kaya sana kayo pong lahat naman mga katropa ay nananatili sa loob ng inyong mga tahanan. Kung wala po tayong mga kinakailang asikasuhin sa labas, manatili po tayo sa loob ng ating mga tahanan dahil bukod po sa tayo ay makasisiguro sa ating kaligtasan, syempre makaiiwas pa po tayo sa anumang karamdaman. Alam niyo po, sabi nga nila, di ba, mabuti na po yung nag-iingat tayo, mga katropa. Mahirap po magkasakit. Kaya dapat po, bawal magkasakit. Ano po? Kaya samahan po ninyo kami, mga katropa, hanggang alas 9 ng umaga po ay makakapiling ninyo ang inyong lingkod, Bella Saten, dito po sa ating AFP Virtual TV at sa ating DWWD Armed Forces Katropa Radio. Akin pong iahatid sa inyo ang mga balitang kinalap mula po naman sa ating news center headed by Mr. Alvin Santiago. At syempre po ng buong news team. Mamaya po ay ito pong mga balitang ito ay kanila po namang sinipi at kinalap. Ano po? At syempre sinulat sa ating news center. At patuloy po ang kanilang monitoring. In fact, ang amin pong head ng news department ay mas maaga pa kesa sa amin. Ganun po talaga, no? Kapag nasa news ka at alam natin na meron po tayong mga tinututukan, eh talagang maaga po ang lahat. At ang mga katropa natin sa labas ng himpilan, sina katropang Ning, katropang Lovely, katropang Nick, katropang Rolly. At ang, well, tingnan natin kung yung ating mga katropa mula po sa mga CRGs ay mula, o Civil Relations Group ng CRS AFP, atin din pong mahinga ng update. Mga katropa, ngayong araw din ito, ngayong umagang ito, ay amin din pong gagawin yung pakikipag-ugnayan sa ating mga iba't ibang mga personalidad na maaari pong makapagbigay ng update kaugnay po naman sa ating kasalukuyan ay nararanasang bagyong ompong. Natutok lamang po kayo, lalo na yung mga katropa natin na mula po sa ibang bansa. Yun pong mga OFWs natin na narito po ang pamilya sa ating bansang Pilipinas.
Kung gusto po ninyo ng mga update, syempre dito po mula sa aming himpilan ay ating himpilan ay maaari po ninyo itong matunghayan. Good morning. Ayan, Terence Grana. Ang aga talaga natin mag-monitor, ano? Iba talaga pagka nasa broadcast ka at talagang mayroong mga dapat natutukan, di ba? Ayan talaga, napakaaga ng ating mga katropa at syempre yung mga nakapagbigay na rin po ng mga ulat, mga katropa, narito po. Dahil ito naman ay akin ang ibabahagi sa inyo ang ilan po sa mga balita. Marami pa po tayong mga balitang inaantabayanan na papasok mula po sa ating mga katropa mula sa news team. At narito po ang ilan sa mga balita. Naka-code white alert na ang Department of Health o DOH bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Typhoon Ompong. Tiniyak ni DOH Secretary Francisco Duque III na handang-handa na ang mga tauhan ng ahensya para tugunan ang mga residente ang maapektuhan ng bagyo, lalo na sa mga evacuation center. Anya, target ng DOH na mapigilan ang pagkakaroon ng outbreak ng mga sakit gaya ng leptospirosis, typhoid, cholera at dengue na siyang usong mga sakit, lalo na kapag tag-ulan. Pinaigting din ng DOH ang operation center nito 24/7 para sa pagde-deploy ng mga tauhan sa mga ospital at DOH regional offices. Bukod sa 19 milyong piso na halaga ng mga gamot na naka-preposition na sa mga ospital, handa na rin anya ang karagdagan pang 42 milyong piso na pondo para o kung sakaling ito ay kakailanganin. At samantala, ayon kay Secretary Duque, ay posible pa nilang itaas sa Code Blue Alert ang kanilang organisasyon. Samantala, napapalibutan ng powerful storms ang matanang bagyong Ompong. Ito ang naging pagsasalarawan ng U.S. National Aeronautics and Space Administration sa bagyo na patuloy pa ring nananalasa sa ating bansa. Sa kanyang blog, sinabi ni Bob Gutron ng NASA Goddard Space Flight Center na ang mata ng bagyong Ompong ay napapalibutan ng makapal na powerful storms na ang kaulapan ay may temperature na negative 70 degrees. Maari umanong magdulot ito ng matinding pag-ulan. Maari rin, o dagdag pa ni Gutro, maituturing ng isang Category 5 hurricane ang Typhoon Ompong. Samantala, aabot naman sa mahigit 1,500 individual ang kasalukuyang kinakanlong sa People's Gym sa Gonzaga, Cagayan, at maaari pa itong nadagdagan mula kagabi. Ayon sa mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Gonzaga, ang mga inilikas ay aabot na sa 1,633 na katao o katumbas ng 425 pamilya. Inilikas sila sa kainang truck ng Philippine Marines mula sa sa anim na barangay sa bayan ng Gonzaga. Karamihan sa mga residente ay mula naman sa mga coastal barangay ng nasabing bayan. Ang iba sa mga nasa evacuation center ay nagboluntaryo ng lumikas sa takot na mapinsala ng bagyo. Mayroon namang 25 barangay ang bayan ng Gonzaga, Cagayan. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga evacuees sa nasabing evacuation center. Samantala, sa iba pang mga balita, inihain ni Senator Sonny Angara ang Senate Bill number 1944 na nagpapaloob sa curriculum ng elementary at high school ng disaster preparedness o pag-iwas at paghahanda sa kalamidad. Punto ni Angara, ang Pilipinas ay bukas sa iba't ibang uri ng kalamidad tulad ng bagyo, matinding pagbaha, pagputok ng bulkan, lindol at iba pa. Bunsod nito ay giniit ni Angara na mahalagang mabigyan ang mga mag-aaral ng tama at sapat na kaalaman sa pag-iwas at paghahanda sa iba't ibang uri ng kalamidad. Ipinaliwanag ni Angara na mabisang paraan ito para mapigilan ang pagkamatay o matinding pinsala sa paghugupit ng kalamidad. Ang Department of Education ang inatasan ng panukala
na bumabalangkas ng implementing rules and regulations o IRR sa oras na ito ay maisabatas. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pinapagana na ng Department of Education ang kanilang Disaster Risk Reduction and Management Service para makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa epekto ng bagyong Ompong sa sektor ng edukasyon. Sa paunang datos, aabot sa 76 na school division ang maapektuhan. Nakapaloob dito ang 19,704 na eskwelahan at higit 7.7 milyong mag-aaral. Nabatid na 11 rehiyon ang apektado mula sa Region 1 hanggang Region 6. Gayun din ang Regions 8, 10, Cordillera, Caraga at Metro Manila. Nabatid o sinabi ni Education Secretary Leonor Briones, kailangan na ang matiyak na handa at ligtas ang mga guro at mga mag-aaral. Pagdidiin nito, napakahalaga na rin na magtuloy-tuloy ang pagtuturo at pag-aaral makalipas ang kalamidad. Dagdag pa niya, napalabas na rin sila ng field officers para matiyak na kasado na ang lahat ng paghahanda at umaasa sila na maliit lang ang idudulot na pinsala ng bagyo sa kanilang mga infrastruktura at mga kagamitan. Samantala, inatasan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ilan sa kanyang gabinete na personal na magtungo sa mga lugar na posibleng salantain ng bagyong Ompong. Kabilang sa mga gabineteng pinapunta ng Pangulo ay sina Labor Secretary Silvestre Bello III at Transportation Secretary Arthur Tugade. Kabilang sa mga binigyang diin ng presidente na inatasan niya sina Tugade at Bello na pumunta sa mga lugar na sasalantain ng bagyo dahil tagaroon naman ang mga ito. Kailangan din anyang mayroong makitang mukha mula sa mga opisyal ng gobyerno ang mga residente bago pa man sumalanta hanggang sa paghupa ng bagyo. Inihayag din ng punong ehekutibo na nakahanda na ang halos 2 bilyong piso na halaga ng mga pagkain at relief assistance para sa residente ang maapektuhan ng bagyong Ompong. Samantala, kinansela ng UAAP ang mga nakatakdang laro ngayong araw na ito dahil sa sama ng panahon. Sa pahayag, sinabi ni UAAP Season 81 President Nilo Ocampo na matapos ang ginawang konsultasyon, nagpasya silang kanselahin na ang laro. Ito ay para matiyak anya ang kaligtasan ng kanilang mga manlalaro at mga manonood ng mga labanan. Kabilang sa nakatakdang laro bukas sa men's basketball ay ang UP versus UE alas 2 ng hapon at NU versus USC alas 4 ng hapon sa MOA Arena. Inanunsyo na lamang ng UAAP kung kailan itatakba o itatakda ang labanan. Sa iba pa nating balita, epektibo naman sa Lunes, September 17, ito ay ipatutupad ng Land Bank ang bagong limit sa daily transactions ng kanilang mga kliyente. Sa abiso ng Land Bank, mula sa dating 50,000 ay magiging 30,000 na lamang ang limit na posibleng i-withdraw ng kanilang kliyente sa isang araw. Ang naturang limit ay pinagsamang transaksyon sa ATM o POS cash out. Kung gagamitin naman ang ATM debit card ng Land Bank sa pagbili, mula sa dating 50,000 ay binaba rin sa 30,000 pesos ang limit sa Visa Online e-commerce at sa BankNet Online commerce, habang total daily limit sa pag-purchase ay mananatili naman sa 100,000 pesos.
Yan po mga katropang ilan sa ating mga balita ngayong araw na ito. At para po dun sa muli, ano, ay paalala natin para po dun sa mga wala naman pong mahalagang bagay na sikasuhin ngayon sa labas po ng ating mga tahanan. Manatili po tayong nasa loob nito sapagkat mas mabuti na po ang ligtas tayo, ang hindi po tayo mabasa ng ulan. At syempre po makaiiwas tayo dun sa anumang mga maaaring mangyari ngayon. Basa po ang kalsada, malakas ang hangin, at ang mga puno po ay nagbabagsakan, mga vines ito, ay mga marami pong mga nagbagsakan na mga parte ng puno, mga katropa. In fact, dito po sa loob ng Camp Aguinaldo ngayong araw na ito, para pong yung tinatawag na fall season, ano po, sa ibang bansa na mayroon pong four seasons, dahil po ang mga dahon ay nagkalat sa mga kakalsadahan. So mas makabubuti po para sa ating lahat, mga katropa, na manatili po tayo sa dito naman po sa ating mga tahanan. Mas mabuti na po yung kasama po natin ang pamilya natin. Ano po? At yun pong mga, syempre yung mga may klase ngayong araw na to, nagpahayag na po sa, well, syempre po ng pagkansela, no? Ang marami pong mga paaralan. So, yun po ang dahilan kung bakit siguro tayo dapat na manatili sa loob ng ating tahanan. Pero yung aking mga katropa na nasa labas po ngayon at syempre nangangalap ng mga balita, syempre nais ko rin pong sabihan na keep safe, ano po, and stay warm and dry. Yun ang mahalaga. Alam nyo po, kanina nabanggit natin sa mga balita natin na yun na nga po, no, kailangan talaga natin pong makaiwas dun po sa mga sakit. Alam naman natin kung ano yung mga kaakibat ng mga sakit ng mga pagbagyo, ayan, pag-ulan at pagbagyo, at yung pong paglusong sa baha, yung pong leptospirosis, at syempre gusto natin makaiwas sa typhoid, sa cholera, at iba pa, lalo na kahit po simpleng, diba, sabi nila simpleng trangkaso, ang simpleng trangkaso po ay hindi simple talaga. Nako, napakahirap po ang magkasakit, kaya tayo po naman ay umiwas sa sakit. At ang yan ay magagawa lamang natin kung tayo po ay mananatili sa loob ng ating mga tahanan, ha? Ayan, alam nyo po mga katropa, yung mga ang ito pong aksyon, ano po yung pinag-utos ng ating pangulo na pagbisita ng mga ni Secretary Arthur Tugade at ni Secretary Silvestre Bello III ng Labor Department naman, ano, ay ito po ay pagpapakita talaga, no, ng concern syempre ng ating pangulo doon po sa mga yung mga maapektuhan ng bagyong ito. Marami po talaga, di ba, mula pa po kahapon, kagabi, yung dyan po sa area ng Cagayan, kahapon ay naiulat ng ating katropang Ella Alibanya na yun na nga po, napaka yung pagbuhos ng ulan ay halos walang tigil, at bukod dito ay lumakas po ang ihip ng hangin. So alam natin na ito pong buong magdamag ay maaari pong mas higit pa na lumakas po ito, at maya-maya po ay ating tatawagan naman ang ating mga katropa mula po sa First Civil Relations Group ng ating CRS-AFP, mga katropa. Syempre tayo po ay patuloy, no, na maghahatid ng mga update kaugnay po sa bagyong si Ompong. Alam nyo mga katropa, ang sinasabi nga po na maaaring mamayang gabi ay umalis na, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ompong. Pero sabi nga po nila, ang kanilang disclaimer, syempre ano, ng mga nag-a-announce nito, mga katropa, iyan po ay depende sa magiging sabi nga pagtakbo, ano po, o yung ito po nga pagkilos ni bagyong Ompong. At alam naman natin na kung madalas, ano po, sa hindi talagang yung habagat, mga katropa, ay ganun din po ang epekto. So mas mabuti po na tayo talaga ay manatili sa bahay, mag-monitor po tayo. Yan po yung aming walang sawang ipaalala sa inyo, kasi kapag ka tayo po ay lumabas, alam naman po natin na yung hagup pit ng hangin, nako, kapag ka medyo hindi ka
sasabihin ko bang overweight? Hindi. Kapag hindi ka matatag, hindi ka malakas, eh medyo talagang madadala ka ng hangin. Kanina, on the way here, nakikita natin ang ilan po sa ating mga katropang medyo naglalakad patungo po sa kanilang mga iyong place of work. Ano po, tanggapan dito po sa loob ng Camp Aguinaldo. At saka siguro, marahil yung mga iba pa uwi mula po galing sa mula po sa kanilang mga trabaho sa labas patungo po dito sa loob ng Camp Aguinaldo kung saan sila nakatira. Pero yan po ay malakas po talaga yung hangin, so mahirap pong suungin. Ayan, so mabuti na po na habang ito po naman ay habang nararanasan pa natin ito pong paghagupit ng bagyong Ompong, nandyan lang po tayo sa ating mga tahanan. At nais po namin na ibigay po ang ito po namang ilan po sa mga balita ngayong araw na ito. At ito po ay at yung mga updates po no mula sa ating mga katropa, maraming salamat sa iyo katropang Lovely Guillermo. At samantala mga katropa, nais po nating nais ko pong ibahagi sa inyo no po na ito nga ang kaugnay o mga update kaugnay nga po dito sa paglandfall ng bagyong si Ompong. Ayun po sa 2 a.m. press briefing po ito no ng PAGASA, so kaninang alas 2 ng madaling araw po ito. Alam nyo, dapat po nating dapat po talaga nating pasalamatan ang PAGASA no po, sapagkat syempre sa mga ganitong panahon po talaga sila ay 24/7 sa pagmonitor. Kung kaya kami naman po ay nakikisama rin sa kanila at kami po ay nag-aabang ng kanilang mga update upang maibahagi naman ito sa inyo dito po sa ating magkasanib na broadcast ng DWDD Armed Forces Katropa Radio at ng ating AFP Virtual TV. Eh pagkakaalam nga po natin, tulad ng ating mga nalalaman, ano po, yung mga nakamonitor din ng mga magulang, ng mga individual at mga grupo, naglandfall na nga po sa Baggao, Cagayan, alauna 40 ng madaling araw ngayong araw na ito, ang bagyong Ompong. At huli itong namataan sa layong 90 kilometro silangang hilagang silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ayan talaga eh, alam nyo po, ito eh, diyan po ang kinaroroonan ni katropang Ella Alibanya. So mamaya po ay akin siyang ating establish ang communication sa kanya. Ano po, napanatili pa rin ito ang lakas ng hanging aabot sa 205 kilometro kada oras malapit sa gitna, at may pagbugso na itong aabot sa 285 kilometro kada oras. Bumilis ang pagkilos nito sa 35 kilometers per hour, ano po, at kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Dahil dito ay inaasahan na itong ilalabas na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Ito po yung binanggit ko kanina na yun na nga po ang forecast, ano po. Sana nga po talaga ay lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, nang sa ganon ay ang atin pong mga bayani sa mga panahong ito, yung pong ating mga personnel o yung ating pong mga government officers, officials at mga personnel ng NDRRMC, yun pong Office of the Civil Defense na nakahanda, at in fact ay marami po na pong mga pagkilos na ginawa, ano po, sila po naman ay makapag-monitor na rin noon pong sabi nga ay post typhoon, ano po, occurrences o yung situation, ano po, dahil syempre mga katropa, alam natin na sa panahon ng pagbuhos ng bagyo, nais din po nating bigyang diin na dapat din po namang manatili, ano po, naligtas yun pong ating mga tagapagligtas sa mga panahong ito. Yun na nga po yung ating mga bayani, kabilang dyan ang ating mga kasundaluhan, ang mga kapulisan, ang mga local government unit at yun pong mga government agencies na concerned dito po naman sa pagbibigay ng proteksyon, ng assistance during typhoons and other calamities. So, kung yan po ay lalabas na, siguradong ang atin pong mga sila po yung ating mga nabanggit, ano po, na mga bayani sa mga panahong tayo po ay nakakaranas ng bagyo at iba pang mga kalamidad, sila po ay mas makakikilos ng mas mabilis, ano po, at
mapangangalagaan. Yun po namang kalagayan ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar, lalo na po dyan sa parteng norte. Sa ngayon po ay nakataas ang signal number 4. Ayan, sa Ilocos Norte, Cagayan, Northern Isabela, Apayao, Abra, Caliga at Babuyan Group of Islands. Well, let's hope na ito po naman mga katropa ay maaring nagbago na dahil ito pong ating binabanggit ay alas 2 ng umaga. Pero mamaya pong alas 9 ay meron pong, ayon po sa ating katropang Amihan Sabilio, ay meron pong nakatakdang press conference, I believe si Secretary Harry Roque, ano po, dito po sa loob ng Camp Aguinaldo sa NDRRMC office. Ayan. Signal number 2 po, signal number 3 ang nararanasan naman sa Batanes, Southern Isabela, Ilocos Sur, La Union, Mountain Province, Benguet, Ipugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora. Signal number 2 naman sa Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Southern Aurora, Zambales, Pampanga, Bulacan at Northern Quezon kasama ang Polillo Islands. Habang signal number 1 naman nakataas sa Bataan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon, Lubang Island, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Burias Island. Samantala, pinalalakas din ng bagyong Ompong ang habagat na nagpapaulan sa Visayas, Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Nagbabala ang Weather Bureau sa mga residente na nasa mababang lugar at mga bundok sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ilalabas ng PAGASA ang kanilang bagong advisory tungkol sa bagyo. Well, ito po ay kanina nga alas 5 ng umaga. Tayo po ay mag-aantabay, ano po, na makuha natin po yan. At yan po naman ay aming ibabahagi sa inyo, mga katropa. So, tutok lamang po kayo dito po sa ating himpilan, ang DWWD Armed Forces Katropa Radio at sa ating AFP Virtual RTV. Dito po naman sa DWWD Katropa o Katropa DWWD CRS Virtual TV. So, tayo po ay magpapatuloy sa atin po namang special edition ng atin po ngang inyong Armed Forces. Alam niyo po mga katropa, syempre, ngayong mga panahong ito, kanina nabanggit ko yung ating mga bayani ng panahon, ano po, pagkaganito po ang sitwasyon. Alam niyo, kita niyo po mula siguro masasabi natin, ano, na representative ng ating pangulo mamaya pong alas 9 diyan po sa NDRRMC ay si Secretary Harry Roque. Tandaan po natin ang ating pong pangulo ay talagang very much hands-on pag meron pong mga anumang mga kaganapan. Kaya, well, hindi tayo magtataka kung siya man po ay hindi po pupunta ngayon or who knows, ano po, ang Pangulo kasi bigla na lang din dumadating, di po ba, sa mga lugar kung saan niya talaga gustong mag-monitor. Dito po sa NDRRMC ay si Secretary Harry Roque ang ating inaantabayanan mamaya po yung alas 9. Pero kasi hindi tayo, kumbaga eh, kung ang Pangulo po, sigurado hindi natin alam kung nasaan nga siya, di ba, sa kasalukuyan kung paano siya mag-monitor. Kasi syempre, I'm sure na hindi lamang po isang lugar ang kanyang minomonitor, kung hindi ang lahat talaga. Bagamat nagbigay na rin siya ng kautusan kay na Labor Secretary Sylvester Bello III at kay Transportation Secretary Arthur Tugade na sila ay magtungo dun sa kanilang mga lugar sapagkat sila po ay mula sa parteng norte, ay siguradong iba pang mga lugar ay meron na rin inatasan ng ating Pangulo. Hindi po tayo magtataka knowing our President kung gaano po ito ka-concern sa kanya na sa kanyang mga mamamayan. Siyempre, siya po ang ama ng ating bansa. Kung kaya naman, ano po, talagang kanya namang sinisiguro na nasa, kumbaga eh, tayo po naman ay nasa ligtas na kalagayan. Kaya tayo po naman bilang mga, kumbaga may-ari ng ating mga sarili, ano po, ang ibig kong sabihin, tayo naman bilang mga individual, mas ingatan po natin ang ating mga sarili. Alam niyo po, napakaraming mga paaralan, ano po, ayan, maraming salamat sa ating mga kagapay sa technical, ano po, at sa news departments para po sa patuloy na pagpasok ng mga balitang ito. Kanina pong binabanggit ko nga po, itong meron pong dalawang
20,000 na eskwelahan po ang maapektuhan ng bagyo. Ito po mga katropa, maapektuhan in the sense na yung iba po dyan ay, well, masasama sa yung sinasabi natin na maaring, you know, mapinsala, liparin ang mga bubong, ano po, ng kanilang, ng mga paaralang yan. At yung iba naman po, mga katropa, ay maaaring gawin talagang evacuation center. Alam naman po natin na ganun po talaga yung, yung kalakaran, ano po, ganun ang ginagawa rin nating practice, lalo na po sa mga lugar na talagang kailangan na masiguro natin ang kaligtasan noong mga ng ating mga mamamayan o mga residente sa mga lokal na pamahalaan. Ang paaralan po talaga dahil lalo na ngayon kasi di ba yung mga paaralan halos ang lahat ay gawa na po sa semento, merong mga ilang levels na kung kaya ito po ay nagiging talagang evacuation center, ideal evacuation centers sa mga barabarangay. At dahil po dito ay maaari nga pong maapektuhan at hindi po hindi magkaroon pa ng klase sa Lunes, ano po. Yan po ay isang posibilidad. Hindi natin sinasabing sa lahat ay mangyayari yan, pero doon po sa mga nakaranas ng signal number 4, 3, 2 and maybe 1, ano po. In fact, yung mga iba pong mga lugar kahit na walang storm signals ay binabaha talaga. So, maaari pong sa Lunes ay mayroong mga paaralan, ano po, na hindi pa magkaroon ng mga klase habang ginagamit pa po siyempre na evacuation center ng mga residente na apektuhan ng bagyo ang kanila pong mga paaralan. So meron pong mga 20,000 na mga paaralan. Ito po mga katropa ay well, ayon sa datos nga po no, mayroong 76 school division at a total of 19,704 na mga schools, ano po. At syempre, around 7.7 million na mga estudyante. Pero syempre po, ang sabi nga po, no, napakahalaga syempre na magtuloy-tuloy, ano po, yung mga, yung pag-aaral. Pero alam nyo, in the past, ang naging kalakaran dito o ang naging paraan upang makabawi naman ay yung magkaroon ng mga Saturday classes, no, ang ating mga estudyante. Kung kinakailangan po yan, kung nakikita talaga nila na medyo magiging behind yung mga estudyante dahil po dito sa mga walang klase, pagdedeklara ng mga walang klase at ito nga po ay dahil dito sa mga bagyong ating nararanasan. At mga katropa, ang ating namang mga monitoring pa rin ay ating ipagpapatuloy. Sana mamaya po siguro ay maya-maya sa ikalawang oras po ng ating pagtatanghal ng ating special na edisyon, aking tatawagan at hihingan ng update si Katropang Ella Alibania. So, tayo po naman ay magpatuloy sa paghahatid ng mga balitang ito. Once again, maraming salamat po sa ating mga katropa mula po naman sa ating ating mga katropa mula po sa labas ng ating himpilan. Medyo, alam nyo, sa gantong mga pagkakataon talaga, medyo apektado rin yung ating internet connection. Ano po? Pero, ayan, patuloy lamang po tayo sa ating pag-monitor ng ating, ayan, ng ating po namang mga, yung mga balita, no, na iahatid po sa atin. At, syempre, yun pong mga ayun po, yung mamayang yung press conference, mamaya po ay aming sana maihatid din yan, ano po. Pero yung mga detalye, definitely, ano po, ang ating news center ay nakatutok ngayon para po makuha ang mga updates na yan. Samantala, para po sa ating, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ay bago pa man ang direktibang pagtama ng bagyong Ompong, naging puspusa na ang pagpapalikas sa mga residente sa ilang mga lugar sa Northern Luzon. Sa lalawigan ng Isabela ay pinatupad ang forced evacuation sa daan-daang mga naninirahan sa 4 na coastal towns. Malapit po ito sa dagat. Ano po? Sa bayan ng Palanan, inilikas na ang mahigit 700 mga residente sa ipinatupad na forced preemptive evacuation. Sa Makunakon, Isabela ay umalalay ang quick response team sa mga residente patungo sa mga evacuation center. Ayon kay Mayor Lizelle Kate Vicente, umaabot na sa 275
pamilya o may 1,008 na individual ang mga nagsilikas. Liban dito, nag-ikot ang kanilang team para tiyakin na walang mga tao sa mga bahay-bahay, lalo na't halos lahat ng mga barangay sa Maconacon ay malapit sa dagat. Dagdag pa ni Vicente, walang nagpasaway sa mga residente dahil lumilikas na sila kapag pinagsasabihan ng mga umiikot na pulis at kasapi ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa coastal town naman ng Dinapige, Isabela, sinabi ni Mayor Reynaldo Denje o Derije na umaabot sa 50 pamilya naman ang ng mga katutubong dumagat ang sapilitang inilikas patungo sa mga evacuation center. Sa pamamagitan din ni Provincial Agriculturist Angelo Nawi ay nanawagan ng Department of Agriculture sa mga magsasaka na anihin na ang kanilang tanim na palay at mais kung maaari lamang para magkaroon pa sila ng pakinabangan pa nila dahil po umaabot na sa 141,699 na hektarya sa Isabela ang nataniman ng palay at 78,000 ang nasa reproductive stage na habang 21,000 naman ang nasa maturity stage. Sa lalawigan naman ng Cagayan, ito po naman ay sa Cagayan, ano, umaabot na po sa 654 na pamilya o 2,585 ang individual na isinailalim sa preemptive evacuation sa 9 na munisipalidad kung saan ang mga nasabing residente ay malapit rin sa karagatan. Sa bahagi naman ng Ilocos Sur, aabot na sa 3,683 na katao o 512 pamilya ang inilikas bago pa man ang paghagupit ng bagyong Ompong, kung saan karamihan sa mga ito ay mula sa bayan ng Pagudpud na umaabot sa 87 o 430 individual. Bukod sa mga naturang lugar, nasa 81 pamilya ang inilikas sa bayan ng Pasikin o 286 na individual at isa naman sa lungsod ng Batak patungo sa mga eskwelahan na malapit sa kanilang lugar sa City Hall ng Batak at ang mga iba naman ay nakituloy muna pansamantala sa kanilang mga kamag-anak. Kaugnay nito, binigyang katiyakan ni Provincial Social Welfare and Development Officer Mrs. Lillian Rin na walang problema sa mga kakainin ng mga inilikas na residente sa lalawigan dahil may maagang ibigay na prepositioned relief goods sa local government units kasunod na rin ng direktiba ni Governor Aimee Marcos na pwedeng pagkuhanan ng maibibigay sa mga residente. Ang mga ready-to-eat na noodles kung saan lalagyan lang na mainit na tubig, mga biskwit at mga gustong kumain naman ng kanin ay may maibibigay na bigas at delata. Sa Ilocos Norte naman, pinagutos na rin ni Ilocos Sur Governor Ryan Singson sa mga mayor na ang pagpapatupad ng forced evacuation sa mga coastal barangay bago pa ang pananalasa ng bagyong Ompong. Ayon sa nasabing gobernador, target ng provincial government ang zero casualty sa paghagupit ng bagyo, kaya't mas mainam na maghanda ng maaga. Tiniyak din ng gobernador na nakahanda na ang mga food packs na ipamamahagi sa mga residente na pansamantalang mananatili sa mga evacuation center. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Pangasinan, ipinatupad na rin ang preemptive evacuation, particular sa hazard-prone areas na labis na maapektuhan ng bagyong Ompong, kasabay ng pagbukas ng lokal na pamahalaan ng 23 mga evacuation center sa lungsod. Naghanda ang Provincial Social Welfare and Development Office ng nasa 10,000 family food packs upang umantabay sakaling kailanganin ang relief operation. Kaugnay pa rin ito, napag-alamang handa nang gamitin ng Philippine National Police Provincial Office ang nasa 71 police officers na bagong sanay sa water search and rescue or WASAR training kung sakaling kailanganin. Binigyang katiyakan din ng Philippine Coast Guard na lahat ng kanilang 7 grupo ay mahati ng pantay-pantay upang tumutok sa mga coastal municipalities ng probinsya. Inabisuhan din ng lokal na pamahalaan ang mga billboard owners na hangga't maaari ay tanggalin o itiklop muna pansamantala ang mga billboard dahil sa pangambang bumagsak
ang mga ito. Sa La Union, kahapon pa ng hapon ay pinahintulutan naman ng magtungo sa mga evacuation center ang mga residente na apektado ng pagtama ng Bagyong Ompong. Ayon kay San Fernando City La Union Mayor Hermenegildo Gualberto, naghanda sila ng mga evacuation area sa bawat barangay ng lungsod na siyang sinilungan ngayon ng mga residente mula sa low-lying areas, coastal barangay at mga lugar mula sa bulumbunduking bahagi. Sa ngayon ay tuluyan na ngang naglandfall sa Bagao, Cagayan ng Bagyong Ompong. At ayan po ay kanina pa natin din binabanggit ano po mga katropa. At inaasahan pa rin natin na ngayon ngang gabi ay lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Narito rin po ang mga mahalagang impormasyon kaugnay naman po sa kanselasyon ng mga flight ng ating mga eroplano para po doon sa mga nag-aantabay. Ano po ng mga cancellation announcements, narito po ang ilan sa kanila. Ang mga kanseladong flights ng AirAsia, September 15-16, marami pong kanseladong biyahe. Ano po ang AirAsia Philippines? Ito nga po ay dahil sa ating nararanasang bagyo. Sa abiso ng AirAsia, kinansila ang ilan nilang mga domestic at international flights. Kabilang sa mga kanselado ay ang mga sumusunod na biyahe. AirAsia, September 15, flight cancellations, ang Z20432 Manila, Puerto Princesa at ang Puerto Princesa Manila. Ganon din po ang Z20782 Cebu Manila at ang Z20783 Manila Cebu, ang Z20625 Manila Davao, ang Z20626 Davao Manila at ang 20769 Manila Cebu. Samantala, bukas naman ang mga kanseladong flight ay ang Z2770 Cebu Manila at ang Z21264 Manila Hong Kong, ang Z21264 Hong Kong Manila, ang Z2008 Manila Macau at ang Z20089 Macau Manila. Mamaya po mga katropa ay amin pong ilalagay ano po sa screen ng ating Facebook live broadcast. Ito po namang kanseladong mga ang listahan ng kanseladong flight ngayon at bukas. Para po naman sa advisory na rin po no ng ating mga katropang meron pong flight patungo po mula at patungo dun po sa ating mga nabanggit na mga lugar kanina. So antabayan lamang po ninyo yan mga katropa. At samantala inialok ng AirAsia sa kanilang mga pasahero, ito po ay para dun sa kalaman ng lahat ng mga pasahero. Ano po? Inialok na po ng AirAsia sa kanilang mga paserong iba't ibang opsyon na pwede nilang pagpilian bunsod ng nakansela nilang mga biyahe. Ang mga pasahero na apektado ng flight cancellation ay maaaring gamitin ang sumusunod na recovery options, ang move flight o magpa-reschedule ng inyong mga flight bago ang petsa pero sa parehong ruta at sa loob po ng 30 araw mula sa original na flight schedule. Ang mga pasahero na apektado ng flight cancellations ay maaaring gamitin ang sumusunod na recovery options. Yun na nga po, no? Ang change of destination din, magpapalit po kayo ng ibang flight destination na sakop ng mga biyahe ng AirAsia. At muli, tandaan po natin na ito naman ay dapat na gawin 30 araw mula po sa original na travel date. Ang credit account kung saan ang halaga ng ibinayad sa ticket ay tatago muna sa AirAsia Big Loyalty Account para magamit sa susunod naman na pagbiyahe. At mga katropa, yan po ay yan naman ano ay mahalagang balita na amin po mamaya nga yun nga po ilalagay namin dito po sa ating mga balita ano po. At syempre tayo po naman ay magbibigay daan muna no doon po sa yung mga updates mula sa ating mga katropa. Maraming salamat po. Sana mga katropa para doon sa mga nasa labas po ng ating himpilan, yung pong mga katropa natin na well, sa ngayon po ay may nararanasan ano po na mga pagbagyo, pagbaha. Maari lamang po ano, we encourage you mga katropa to give us an update
sa pamamagitan po ng aming Facebook live broadcast. Ano po, sana'y maibahagi ninyo kung ano na po yung mga sitwasyon sa inyong mga kinaroroonan. Nang sa ganun po ay yung mga meron namang mga kamag-anak, ano po, yung pong mga kamag-anak ninyo abroad ay ma-update din po sila sa pamamagitan po naman ng aming worldwide broadcast sa pamamagitan po ng ating AFP Virtual TV. So, well, eto po, mga katropa, nais kong pasalamatan si Mr. Ayan, Rolando Rabang. Sir, maraming salamat. Siya po ay taga La Union at sabi po niya, malakas pa ang hangin at ulan dito sa La Union. Ayan, sana po naman ay hindi kayo binabaha, ano, Mr. Rolando Rabang. Sir, maraming salamat po. Sa lahat po ng ating mga katropa, sana'y patuloy po kayong magbigay ng mga update mula po sa inyong lugar dito po naman sa amin. Ibahagi nyo lamang po yan nang sa ganon, mga katropa, ay, well, amin naman din po maibahagi, ano po, sa lahat. Ayan, dito sa Puerto Princesa, may konting ulan lang po. Sabi po ni Arturo Sambalilo Caber. Ayan, maraming salamat po, Mr. Caber. At sana po naman, ano, ay hindi na, wish po namin na hindi na po lumakas ang ulan dyan, ano po. Sana'y manatili na lamang na ganyan. Bagamat mamaya nga po inaasahan natin, no, na lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ompong. Sana hanggang mamaya ay hindi po yan dumating sa inyo. Although, syempre, maganda na rin po na lagi tayong handa for anything, hindi ba? So sana kayo po ay handa naman. Pingin ko naman, dahil nga po kayo ay nakamonitor at nagbabahagi rin ng mga impormasyong ito, kayo po ay ibig sabihin handa, dahil yun na nga po, no, talagang importante po sa atin na tayo po naman ay nakatutok at dapat po talaga tayo ay nakamonitor, mga katropa, sa mga pangyayari dito po sa ating bansa ngayong mga sandaling ito. Diyan daw po sa area ni na Socorro, Padaya, kanina pa po malakas ang hangin. Yan po ay dyan sa may San Mateo. At siguro yung mga Karatig Pook din, ganon, ano? Alam niyo po yung mga nagpapaabot nga ng mga mensahe sa atin, ang sinasabi nila hindi masyadong malakas ang ulan, ang buhos ng ulan, pero yun po namang hangin ay napakalakas. Ayan nga po, yan po ang dahilan kung bakit talagang kanina pa, paulit-ulit po namin sinasabi, manatili po tayo sa loob ng ating tahanan. At sana po naman ay medyo talagang sabi nga, natalian natin ang mga dapat talian, di po ba yung mga maaring liparin? Ayan, kasi importante po talaga na magawa natin yun nang sa ganon ay makaiwas po tayo sa disgrasya. Pero alam niyo po, ang sabihin na natin medyo positibo naman sa mga pangyayaring ito, ano po, sapagkat hindi nga po masyadong malakas ang buhos ng ulan, ibig sabihin ay hindi masyadong hindi maraming rainfall na naiipon sa kalupaan. Ang ibig sabihin po niyan ay sana nga rin, ano po, yun naman ang ating hinahangad at pinananalangin na sana hindi po magbaha sa maraming lugar. Yun po, ang siyempre, hindi ba sabi natin, tayo mga Pilipino po talaga, sa gitna ng anumang mga kalamidad, ng anuman pong mga challenges na ating nararanasan, tinitingnan pa rin po natin ang magandang bagay. Ano po, we stay positive and we always look at the bright things, side of things, ano po, kung masasabi nga nating bright. But syempre, di ba, kapag malakas po ang ulan, yun na nga po, mas malaki ang posibilidad na bumaha sa ating kapaligiran yung mga dadaanan natin. Kapag naman po ang hangin ang malakas at yung ulan ay hindi masyado, yun naman po yung mga pagliliparan, ano po, ng kung ano man po, no, na maaring liparin mula sa bubong, yun mismong bubong o yung mga puno, hindi ba? So yan po ay ating dapat na pakaingatan. So talagang, well, ngayong mga panahong ito, wala pong pinakamabuti talaga kung hindi tayo po naman ay magsagawa ng mga yung ating sariling security measures. Alam natin,
Handang-handa po ang lahat ng ating mga katropa, pero di ba, na mga na magbibigay ng assistance, yung pong ating mga government agencies, handa po sila. Simula pa po nung ilang araw bago pa dumating si Bagyong Ompong. Alam niyo po, pinaghandaan po talaga siya, hindi ba? Ayan, pinaghandaan po ng ating mga ahensya ng pamahalaan. Yun pong mga, ang OCD po, handa sa kanilang mga kagamitan, ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, ang ating Armed Forces of the Philippines, actually, buong puwersa ng Armed Forces. Ang mga kasundaluhan, mga katropa, yun pong mga paghahakot, no, ng bigas. Nakita po natin sila na simula pa po kagabi ginagawa nila ito. At nais kong pasalamatan at banggitin ang we appreciate, ano, yung update na ibinigay po ng ating katropang Amihan Sabilio, yung mga larawan ng ating mga kasundaluhan na talagang kagabi pa po, ano, at hanggang sa magdamag ay kanila po namang isinagawa yun pong paghahakot ng mga bigas na maari na dadalhin po doon sa mga evacuation center. And once again, nais ko pong banggitin na mamaya pong alas 9 ng umaga ay meron pong special coverage, ano po, tayo, may special coverage pa rin po tayo. Ito po ay kaugnay naman doon po sa gagawing press conference ni Secretary Harry Roque. I can see ang ating katropang Terence Grana here. I'm sure na siya naman ay nag-aantabay din, ano, nandito po siya yung mga updates, no, maaring kasama rin. At syempre, may palatuntunan ng ating katropang Terence Grana. Antabayanan niyo po yan. Ating kakampi sa Kongreso yan, eh. Di ba? Ayan. So, mamaya, no, maaring yung pong mga impormasyon o yung mga bagay na tatalakayin sa press conference ni Secretary Harry Roque. Antabayanan niyo po yan sa palatuntunan din ng ating katropang Terence. Mamaya-maya, mga katropa, nais ko lamang pong pasalamatan din at sabihin, ano, ibalita sa inyo at bahagi. Ito pong mensahe ni Francis Castromayor, area ko rito sa Basay Air Base, Florida, Blanca, Pampanga, umuulan at may konting paghangin. Ayan, ingat po tayo. Ayan, ingat nga po kayo at maraming salamat po sa update, Sir Francis Castromayor. RCM Yuki, ingat po. Ayan, ingat din po kayo, sir. Ayan, sa lahat po ng mga nasa labas ng ating himpilan, ingat po kayo. At, di ba, kami naman po, yung ating mga katropa po, eh, nandun pa rin sa labas po ng himpilan. Kaya nga po, ang ating well, ang ating po namang advisory, syempre ang ating advice sa kanila ay mag-ingat, patuloy po na mag-ingat, ano po. Ayan. Itinalaga naman po sa iba pa nating mga balita, ano, nais ko pa rin ibahagi ito. Again, mula po ito sa ating mga masisipag na mga katropa, mula po sa ating DWWR Forces Katropa Radio News Center. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Tuguegarao City Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Francis Tolentino na mga siwa o maging mga siwa appointment sa pangkabuuang paghahanda dito nga po sa Bagyong Ompong. So siya po itinalaga. So napaghandaan na po ito at ayon naman po kay Tolentino, sina DPWH Secretary Mark Villar, DOTR Secretary Arto Tugade at Labor Secretary Silvestre Bello III ang kanyang mga makakasama at iba pa po na maitatalaga naman diyan po sa Isabela area na talaga naman pong diyan naglandfall, ano po, siya Bagyong Ompong. Pansamantalang mag-oopisina si Tolentino sa Police Regional Office Number 2 para tutukan ang pagtugon ng pamahalaan sa mga hahagupitin ng sama ng panahon. Layo nitong matiyak ang zero casualty at ang pagkakaloob ng tulong sa mga tatamaan ng bagyo o tinatamaan ngayon ng bagyo. At katulad nga po ng ating nabanggit kanina, mga katropa, hindi lamang po habang tumatama ang bagyo or bago tumama ang bagyo, syempre yung preemptive evacuation at yung forced preemptive evacuation, ano po, syempre yung iba voluntary, yung iba forced, but yun po ang sinagawa ng ating mga iba't ibang hensya ng pamahalaan at mga opisyal nito. At syempre, yung sa pananalasa, ano po, ay nariyan pa rin po sila at nakatutok. At maging pagkatapos po ang pananalasa ng Bagyong Ompong, sila po ay magpapatuloy sa pag-monitor. So, yan po si
ang ating pong mga secretaries, ano po, mga government officials, ang magsasagawa po naman yan. Ayan, Wendy Paulino Palomar, good morning. Yes, good morning din sa inyo. We hope you are keeping yourself safe and warm, bundled up and dry. Ano? Ayan, para naman, syempre, sa inyong kapakanan.